Magandang araw pong muli mga bro. Muli sa araw na ito mga bro. May dumating uli dito sa aming bahay ito. Sharp 14 inches uli na primo. Kung matatandaan nyo mga bro na may ginawa tayo na primo rin eh. Ito papakita ko sa inyo. Yan. Yung isa nating ginawa na primo yan. Ito na itinetest ko na nagawa natin na nung isang araw ito hindi pa siya nakasara kasi itinetest ko pa yan. Ngayon dumating naman ngayon ulito primo rin sharp for pares lang sila pero magkaiba sila ng board. Italikod ko lang mga bro. Nabuksan ko na to mga bro. Nabuksan ko na yung likuran niya at na-check ko na rin yung kanyang mga piyesa nito. Na-check ko pala mga bro na may problema yung kanyang ito, yung kanyang edge out, yung transistor. Tapos pinalitan ko siya ng transistor na yan yung malaki. Maliit kasi ito eh. Ayan. Pinalitan ko siya ng mas na malaki. Pero nung napalitan ko siya ng ano edge out yung transistor niya, check natin mga bro. Ayan. Iikot ko ulit mga bro. Ayan. Tapos ipa-plug in ko lang mga bro. Patayin ko muna. Ayan. Naka-off siya. Tapos i-plug ko. Check natin mga bro. Di bali pipindot ako dito. Ayan. Meron siyang indicator light. Ibig sabihin may standby siya. Pipindutin ko tong kanyang channel. Wala siya mga bro. Standby lang siya. Ngayon, checkin natin. Magbo-voltage checking tayo. Itatry natin itatry natin gawin yung ating ginawa dun sa una nating ginawa na primo rin. Ipo-post ko lang mga bro. Sandali. Papatayin ko lang tong unit. Ito pa. Ipakita ko sa inyo mga bro kung bakit magkaiba sila ng board. Bagamat parehas lang sila ng model o parehas lang silang primo pero magkaiba sila ng board. Kung pansinin nyo to mga bro, ito meron siyang meron siyang jungle IC yan na nandito yan. May jungle IC itong bagong dumating. Tapos yung kabila na ginawa natin nung isang araw, ito pakita ko sa inyo. Ayan o. Tingnan nyo mga bro, wala siyang jungle IC. Ayan. Wala siyang jungle IC. Balik natin sa kabila. Ayan. Wala. Ang ano niya, yung spider. Spider IC. Yun o. Ayan. Yun. Yan, spider IC na yan. Kaya magkaiba sila ng board. Tapos kung matatandaan nyo mga bro, ito meron siyang yung ganito, yung chinek natin na 4 pin. Lapit ko lang yan. Ito yung 4 pin na chinek natin na may switching. Yan. Meron siya niyan. Pero dito sa isa. Sa isa nating gagawin. Yan. Sa isa nating gagawin wala siya, mga bro. Wala siyang ganun. Meron siya ito. 3 lang 'to. 3 pin lang 'to, mga bro. Iyan ko lang ah. May
Alisin ko lang yung board. Isang kamay lang kasi ginagamit ko mga tol. Yan. Usok ko lang. Natin. Yan. Yan. Magkaiba siya mga bro. Mapapansin nyo. Yan. Kung mapapansin nyo mga bro na pagdating dito isa nyo, si chopper niya wala siya. Wala. Wala siyang 4 pin na katulad ng chinek natin doon sa isang unit. Kundi ito, nandito siya. 3 pin lang. 1, 2, 3. Dibali, 7808 to eh. 8 volts. Dito tayo mag-check mga bro ng voltahe. Yan. Okay mga bro. Mag-voltage check muna tayo para makita natin kung may supply ba yung B-plus niya. Ipa-plug ko lang yung unit. Yan. Check natin dun sa ano. Check natin sa ano. Yan. Kita natin sa tester 132. Ngayon ang gagawin ko, magpipindot ako ng channel. Yan, tas balik tayo dun sa tingnan natin kung may yung bumaba siya pero umakyat uli siya. Ibig sabihin, nag-oscillate siya kaso nag-hold down uli siya. I-reset natin uli mga bro. Ialisin ko lang uli yung saksak. Tapos, yan, naka-plug in uli siya. Pipindot lang ako, 132. Pipindot ulit ako ng channel. Yun, no? 129, kaso, bumalik uli siya. Ibig sabihin, nag-shutdown siya. Ngayon, checkin natin mga bro yung ibang voltahe niya. Tuloy tayo mga bro. Dibali, isa-summarize ko na lang mga bro. Nag-post ako ng video kasi hinanap ko muna yung ano, kung ano yung salarin. Kasi yung ganitong klaseng ano, board ng sharp, kung tawagin to ng ibang mga technician ano to eh, bangungot. Napakahirap ng sirketo nito eh. Kapag hindi mo kabisado yung ano, yung bawat takbo ng bawat pyesa nito, o lalo na yung voltahe, pag di mo kabisado, mahirap madetect eh. Kaya, kung pag-aaralan mo naman yung mga sirketo nito, at may mga ganitong unit ka na magagawa, makakabisado mo kahit papano. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, pinakita ko sa inyo, yung una nating ginawa na primo, ang nasa kanya ay ano, spider IC. Yung pinaka jungle niya spider. Tapos meron siyang 4 pin na may switching. Tapos ito namang ginagawa natin, jungle IC, nasa nandun sa top board ang nakalagay. Ito na nga yun, oh, yan. Kung makaka-encounter kayo ng ganitong klaseng unit, mga bro, syempre, una, pag standby siya, i-check muna natin yung ano. Una nating i-check yung kanyang B+. Ito. Ito yung B+ niya yan. Dalawang ano yan eh, 160 volts, 100 microfarad. Ito yun mga bro. At saka ito, dalawa yan eh. Meron siyang coil nakadikit. Tapos itong, ang pinaka-supply niya ay yung diode. Itong diode na to. Yan yung diode na yan, ang nagsusupply. Pag ganun yan, paakit yan mga bro. Papunta dito, ito. Dito sa pin na to. Yan ang pina, ito yung collector, ito yung kanyang... ito yung kanyang B+. Kung makaka-encounter kayo mga bro ng ganito, syempre unang check nyo muna kapag standby mode, naka-standby siya, may indicator light siya, check nyo yung una yung ito yung B+ kung meron siya. Ang pinaka-normal na voltahe nito mga bro pagka ganitong sharp, nasa ano to eh, normal niya nasa 130. Kapag hindi pa siya nag-o-oscillate, pag ipinlag nyo yung unit, may lalabas dito sa ganito,
Minsan 135, 134, 132. Depende. Minsan ganun eh. Pero pag nag-oscillate siya, bumababa siya. Minsan pumapatak siya ng 129, minsan 130. Yun ang pinaka-normal na voltahe na pumapasok sa kanya. Di bali, isa-summarize ko na to mga bro. Di bali, nahanap ko na yung problema nitong TV na to. Ang una kong ginawa mga bro, syempre, una, check natin yung B+. Yung B+ niya. Yan. Nung nag-check ako sa B+, kita nyo kanina, 134. Kaso nag-ano siya, nag-hold down siya, bumababa yung kanyang voltahe. 134, nag-oscillate siya kaso bumabagsak, tapos babalik uli siya sa 134. Bumabagsak siya sa 129, tapos pagbagsak niya sa 129, babalik siya sa 134 uli. Nagiging standby mode uli siya mga bro. After nyon, nag-check ako na ang kanyang, che-check natin pag ganon, itong kanyang vertical IC. Yan yung vertical IC na yan, yung LA78041, yung parang ganun eh. Yung ginagamit itong IC na to, ito yung ginagamit ko minsan sa ano eh, mga universal board. Yung sa mga universal mga China board yan, yung vertical IC na yan. Check, una check nyo yung ano, kasi ang vertical, ang supply ng vertical IC nito mga bro, split yan eh. Dalawa yan, ito. Ito yung positive side niya. Tapos, ito yung kanyang negative side. Yan, yung kabila na yan. Ito yung positive, ito yung negative. Itong dalawa na yan mga bro, ito. Yan. Tapos ito may supply din to. Itong pin number 2, tsaka pin number 6, may supply yan. Nanggagaling dito sa diode. Ang supply nito, nasa 12 volts, 12.5, 12.7, ganun din yung kabila, negative naman yung kabila. May mga supply yan. Tapos ang supply mga bro ng katulad, ang una kong chinek, B+, after ko ma-check ang B+, nag-check ako sa vertical, kung may supply. May supply naman siya. Ibig sabihin, pag inon ko, ipa-plug ko yung unit, tapos pipindot ako sa channel, may lumalabas na voltage, kaso nga lang, nagda-down siya, nagda-drop siya, tapos bumabalik siya sa standby mode. May supply yung kanyang vertical. Nag-check din ako dun sa kanyang, dito, sa kanyang 180 volts. Dito, ayan, ito yung kanyang capacitor, mga bro. Saan ba yung capacitor niya? Yun. Natin ah, kung saan yung capacitor nito. Ito. Ito yung kanyang ano, 180 volts. Yan. Nag-check din ako diyan. Nakatutok na ako sa ano, kapag mag-check kayo para makita nyo mga bro kung may supply ba siya. Yung inyong test prod na positive, tas naka-negative yung naka-body ground yung inyong negative side, itutok nyo na siyang ganyan. Tapos i-plug nyo yung TV, tas pindot sa channel, tas tingin sa tester. Once na makita nyong umano siya, pumalo yung pointer, ibig sabihin may supply siya. Nag-check ako dyan, may supply din niya mga bro. Maging dito sa ABL niya, may supply. Sa heater sa supply. Tapos yung dito mga bro, ito yung 3 pin. May supply to dapat eh. Ito, 7L, ano to eh, Kia 7808. Ibig sabihin ang supply nito, 8 volts to eh, regulator 8 volts dito mga bro. Nung nag-check ako itong side na to, ito yung in, ito yung ground, ito yung output. Pagpasok dito mga bro sa in nya, walang voltage pumapasok, walang supply, kaya walang lumalabas dito. Walang supply, walang lumalabas dito. Yan. Ngayon, inikot ko lahat yung kanyang mga supply, kahit yung mga diode dito, sinuyod ko isa-isa. Tapos napansin ko mga bro, ang sumusupply dito para magkaroon siya ng supply, itong capacitor na to. Yan, yung capacitor na to. Ang capacitor na to mga bro, ang ano niya, 25 volts, 47 microfarad. Yung filter capacitor na yan.
tinanggal ko to mga bro. Kasi naikot ko na siya lahat eh. Itong dito ako tumutok eh sa mga supply. May supply yung kanyang B, okay yung B plus niya. Okay yung vertical IC, meron ding supply. Yung kanyang ABL meron, yung 180 volts meron. Tapos yung kanyang tuner, meron ding 33 volts. Yung kanyang memory, may 5 volts. Tapos may supply din dito na 5 volts sa kanyang jungle IC, pati dito sa kanyang dito sa kanyang volume, sa IC ng volume, may supply din yung ating mga buton na 5 volts. Pero pagdating dito sa side na to, walang voltaheng pumapasok dito. Dito ako nag-focus mga bro, ito. Hinugot ko to, tinanggal ko to, tas chinek ko to. Ito yun mga bro, di bali na ano ko na siya. Di bali ito mga bro. Ito yan oh. 25 volts, 47 microfarad. Ito yung nakalagay dito mga bro. Dito, yan. Siya yung nakalagay dyan. Ngayon, chinek ko yung ano niya, yung kanyang filter capacitor na nakalagay dito. Medyo mahina na siya. Ngayon, naghanap ako ng ilalagay ko dito na ano, wala akong makita. Ang inilagay ko, 50 volts, 47 microfarad. Yan. Nung after kong ma-install siya, mailagay ko rito yung filter capacitor, saka uli ako nag-voltage check. After nun, check uli ko sa B+. Nung chinek ko yung, inon ko yung unit, eto, pakita ko sa inyo mga bro ha, para ano, di bali, okay mga bro, tuloy lang tayo, meron lang tumawag eh. Ipapakita ko sa inyo mga bro na nag-oscillate na to. Punta tayo sa B+ niya. Ito yung B+. Tingnan natin yung ano. Ayan o, 129. 134 to mga bro. Bumaba yung kanyang ano sa 129. Yan. Kung halimbawa makaka-encounter kayo ng ganitong klaseng unit mga bro, tandaan nyo na lang na meron kayong gawin nyo na lang reference tong mga boltahe na ating susukatin. Katulad nito mga bro, ito yung ano, yung split to ng vertical. Positive side, ito positive side and negative side. 'Di ba ito yung kanyang positive side ng vertical IC. Tingnan niyo mga bro, ang kanyang supply ay 12.37. 'Yan yung positive side ng vertical IC na supply. Ngayon, punta tayo dun sa vertical IC naman sa negative side. Yan. Ito yung negative side. Kung maka-encounter kayo, ito lang ang i-check nyo mga bro. Dun sa mga, sa, kung meron kayong unit na gagawin na ganito. Ito yung negative side ng vertical IC. Kita nyo, 12.73. Yan ang negative side. Ngayon, check natin mga bro yung ano, itong vertical IC. Ito yung pin number 2. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung number 2. Yan. Check nyo mga bro. Yun o, 12.38. Tapos yung kabilang side, ito. Yun. 12.84. Kasi 24 volts yan eh. Yung dalawa na yan. Tapos check natin mga bro. Yung kanyang 180 volts. Yan. Ito yung 180 volts. Tandaan nyo lang mga bro. Para kung halimbawa magiging ano nyo to, reference yung mga voltahe. 179 yung 180 volts nya. Yan. Ito yan, dito yan mga bro. Ito. Yan o. 179. Tapos ito mga bro, kung halimbawa makaka-encounter kayo ng ganitong klaseng unit, check nyo na lang. Ito yung pinalitan natin, yung pinalitan ko na filter capacitor. Tingnan natin yung voltahe niya kung ilan.
2.3. Yan. Ito yung kanyang ano eh. In. Ilang voltahin ito? Yan. 10 volts. Tapos yung out niya. Ito ulitin ko, baka hindi nyo nakita. Kasi umaangat yung isang kamay lang kasi gamit ko yan. Yan. Sa pin number 1 tayo ng 7808 na regulator IC. 10.6. Tapos, dun tayo sa out niya. Pinaka-output niya yan, number 3. 8.9, yan. Kung halimbawa makaka-encounter kayo mga bro ng ganitong klaseng unit, alam nyo na yung mga voltahe na dapat nyong i-test point. Tapos yung kanyang, ito yung kanyang ano eh. Ito yung kanyang memory. Asan na ba ako? Yan. Memory niya mga bro. Ayan o. 4.9. Gumagana na to mga bro. Ibig sabihin nag-oscillate na siya. Tingnan nyo yung kanyang ano. Kita ba? May ano na yun. May heater na yun na yun o. Medyo malabo lang kasi may ilaw yung aking ano. May heater na yan mga bro. Nakaano kasi. Ayan may ilaw na yan. Ngayon i-ano ko na lang. Ititindig ko na lang yung ating ginawa. Tapos lalagyan natin ng kabitan natin ng antena. Check natin kung maayos na yung unit na to. Kasi nakatumba to mga bro eh. Nakataob. Di bali i-off ko muna. Ipo-post ko lang. Aayusin ko lang mga bro. Idagdag ko nga pala mga bro. Kung mag-check nga pala kayo ng voltage rito sa B+. Kapag naka-standby mode siya. I-check nyo rin yung ano. Check nyo na rin kung pumapasok yung ano. Kung may supply itong kanyang collector. Pero wag nyo muna siyang pipindutin. Kasi pag nag-oscillate yan, masisira yung tester nyo. Ibig sabihin, naka-plug lang siya. Pag na-plug nyo naman siya, masusukat nyo rito kung may supply ito eh. Kung may pumapasok dito. Tapos check nyo rin ito. Wag mo nyo muna pipindutin. Check nyo yan. Tsaka ito mga bro, wag nyo rin kalilimutan itong yung sa kanyang edge out, yung horizontal niya. Transistor, check nyo yung base niya kung may supply. AC sa AC kayo mag-check. Meron tong ano, may supply din to sa AC. Mag-range lang kayo ng ano, sa 10 volts sa AC. Yan, check nyo to. Tsaka itong ano, kanyang horizontal drive. May supply din yan. Yun lang, tapos ikabit na natin mga bro. Ito na mga bro. Isasalpa ko na yung ano, yung ating ginawa. Pero ipakita ko nga pala sa inyo mga bro, yung pinalitan ko. Yan yun, no? Kikita ba yung ano niya? Yan, no? 50 volts, 47 microfarad. Ito yun mga bro. Ito yung pinalitan natin yan. Ito. 25 volts yung nakalagay dito. Pero wala kasi kung makitang ganitong 25 volts. Ang ipinalit ko na lang 50 volts 47 microfarads. Yan yung mga pro. Ito yung pinalitan natin. Na naging sala rin dun sa ating kung bakit nag-standby yung kanyang ano. Ngayon isasalpa ko na mga bro. Para matest natin kung ayos ba yung kanyang display. Tiga, isang kamay lang gamit ko eh. Post ko lang mga bro. Ito na mga bro, na i-install ko na siya. Yan, nailagay ko na yung ating TV Plus. Kaso ano eh, mahina yung signal. Tapos meron siyang ganito, may mancha. Yan, may kulay pink. Tanggalin natin mga bro, subukan natin tanggalin yan. Ito, gagamit ako nito mga itong speaker. Try natin mga bro, tingnan nyo. Yan. Konti na lang mga bro. Ito na lang sa baba. Yan. Konti na lang. Ito na lang. Tsaka to konti.
Yan. Malinis na mga bro. Wala na. Wala na siyang mancha. Ikakabit ko na lang yung TV Plus. Yan. Yan na mga bro. Kita nyo. Yan. Diba ano? Wala na yung mancha. Ginanin lang natin yung speaker. Okay na mga bro. Maganda. Malinaw. Maayos naman. Wala namang problema dun sa ano niya. Okay. At least nakagawa na naman tayo ngayon panibagong ano para to dun sa mga kasamahan natin na mga baguhan pa lang. Sa ngayon talaga ano eh. Marami pa rin naman gumagamit ng mga CRT TV. Kasi yung iba gusto CRT TV kasi mas matibay daw. Kasi pagka yung LCD LED pagka nagkonting pagkakamali lang dun sa screen, minsan nababasag. Mas gusto nila yung ganito eh. Yung iba naman gusto lang nito. Yung iba gusto LCD. Yung iba naman gusto CRT. Pero pares lang naman yan, mapapanooran, basta maayos, napapakinabangan. Siguro mga dito na lang tayo mga bro. Kung sakaling napadaan kayo sa aking channel, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe, mag-like, i-share nyo na rin para dun sa mga baguhan na gustong matuto. At huwag nyo kakalimutan na i-hit yung ano, yung notification bell para kung sakaling meron tayong bagong gagawin, ay ma-update po kayo. Muli maraming salamat po sa inyong panonood at pagtsatsaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyo.